hapon. Ito yung pangarap natin, pag-asa. Narinig na natin noon, noong panahon pa, na sinasabi natin na darating ang mga araw na ang mga Pilipino mayaman. Tama, mali? Narinig na natin yan noon, noong unang panahon pa. Hindi lang mayaman ang mga Pilipino, ang Pilipinas magiging mayaman kasama ang ating bansang Pilipinas. Kaya, ano ba, sa anong dahilan tayong magiging mayaman? Kung makikita natin, ito palang deuterium. So, anong ibig sabihin ng deuterium? Deuterium, that is a Latin words. So, kung makikita natin ito, Dio means Diyos. Terium means mystery. Kaya, mystery of God. Kaya, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng kahibulungan. Bakit sa ating bansang Pilipinas pa, na napakaliit ng bansang Pilipinas? Bakit sa atin pa binigay na napakarami namang bansa sa buong mundo na karapat-dapat sila, pero bakit sa atin? Dahil ito ang pinipiling bansa ng Diyos. Dahil itong bansang Pilipinas, ito ang magiging bagong Israel. Dahil kung may lumang Israel, mayroong bago. Kaya dito natin makikita, ano ito? Sa Kingdom of God, Deuterium Project, sa Kingdom of God ito, binibigay ang Philippine Deuterium. Bakit? Dahil ang Kingdom of God, that is a divine government. Walang pinipili. Kahit anong grupo, kahit anong sikta, kahit anong dominasyon, kahit anong paniniwala natin, kung ikaw ay naniniwala na mayroong deuterium, ito ay para sa lahat. So kailangan nating makikita kung ano man ang dapat nating gagawin. Dahil ang deuterium na ito ay walang pinipili. Kahit mga Muslim, mga kapatid nating mga Muslim, dahil ang Kristiyano at saka Muslim, magkapatid. Kung babasahin natin sa banal na aklat. Dahil ito ang gawa ng Diyos. Walang kaaway ito. Ito ay para sa lahat. Kaya tayo dito ay naghahanap kung saan ito. Kaya magpapasalamat tayo dahil sa Kingdom of God pala ito ibinigay na walang pinipili kahit anong grupo tayo. Okay? So, ayon sa nakasulat sa Matthew 6.33, dahil ang sa atin hindi tayo pwede magsasalita na ayon sa ating bibig. Dahil ayon sa nakasulat. Papatunayan natin dahil maraming magaling ngayon magsasalita na walang katuturan. Puro salita, anong sinasabi sa banal aklat? Patay ang pananampalataya pag walang ginagawa. Kaya sa amin, nagpe-perform kami hindi lang sa salita kung hindi ayon sa nakasulat. Anong sinasabi sa banal na aklat? Tatapwat, harapin mo muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So ano ang unang ipahanap? Kaharian. Tama? Kung makikita natin, ano ang pangalawa? Katuwiran. At ano ang pangatlo? Ang mga bagay ay pawang idaragdag. Dahil walang ibang ipinapahanap ang Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos dun sa lumang Israel, inalis na. Ayon sa Matthew 21:42-43, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansang nakakabunga sa mga Kristong paniniwala. Na ang bansang binibigyan ayon sa Isaias ay mga pulo silanganan. Ayon sa 24:15, kaya tuwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, ang pangalan ng Diyos ng Israel nasa mga pulo ng dagat. Tatanungin ko kayo, ang Pilipinas ba nasa silanganan ba? Tama, mali? Nas, may mga pulo ba ng dagat? Pinakamaraming pulo tayo. Bakit? That is 7,000 more. Pulo ang Pilipinas. Tayo ang pinakamarami. Kaya wala pa ang Pilipinas, nandyan ang banal na aklat. Kaya mangyayari yan dahil nakasulat. Ayon, ano ang idaragdag? Dahil nakita na natin ang kaharian na yun pala ay para sa lahat na mabibiyayaan. So, ayon sa nakasulat sa Isaiah 60:5, ito na yung idaragdag. Anong sinasabi? Kung magkagayo ikaw ay makakita
at maliwanagan, maliliwanagan ka at ang iyong puso ay lalaki at titibok sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo at ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa inyo. So kung makikita natin, saan ba itong deuterium makukuha? Nasa dagat. Wala sa lupa. So nasa dagat kasi ang nakalagay sa nakasulat, ano ang sinasabi? Nasa kasaganaan ng dagat. Sipin natin, nandyan pala ito nakasulat at ang kayamanan ng mga bansa ay darating dahil malapit na maubos ang gasolina sa buong mundo. Especially sa Saudi, paunti na ng paunti. Dahil ayon kay Frederick Covilius, isang scientist, 2024, kaunting-kaunti na lang ang gasolina. Tama-tama ang pasok din natin dahil diyan tayo magsisimula. Kaya yan ang mangyari yan. Isang scientist yan na mawawala. Kaya nga ngayon tumaas ng tumaas ang gasolina. Kaya kung makikita natin yan yung nakasulat, so ano ba itong deuterium? Okay. Deuterium is what? Deuterium is a heavy water or hydrogen. Na ito ay kung makikita natin ang komposito na tinatawag natin dalawang hydrogen at isang oxygen. Okay? So, ang heavy water, pag tinatanggal natin ang oxygen, yan ang H2O, dalawang hydrogen. Kaya yan ang deuterium. Kaya ngayon kung makikita natin sa mga tubig, mga puso, Luzon, Visayas, Mindanao, may mga tubig na lumalabas, masisindihan natin. Yan ang deuterium. Kaya ang tanong nila, walang amoy, di ba? Hindi ba kayo nalalason? Dahil ang deuterium ay hindi chemical. Isang pwedeng inumin, nakakalinis sa ating katawan. Kaya iyon ang dapat natin gawin. Ano ba ang kagamitan ng mga deuterium? Okay. So ito ay pwede itong magamit. Ito ang tinatawag na called as future energy fuel of the world. Darating. Interview na si BBM nito. Ang presidente natin dito ha, wala itong kulay-kulay. Dahil hindi tayo namunglikpika. Pero sinasabi na sa aming proponent, 2018 pa lang, sinabi na niya kay Amy Marcos na pumunta ng Mindanao sa 2022 ang upo sa Pilipinas na Presidente Marcos. 2013 pa lang, sinabi na niya ang upo sa Pilipinas sa 2016 kung sino makapalibing ni Marcos, yun ang mananalo. Di ba? Kaya kung nakikita natin lahat nangyari dahil dito sa ginagalawa natin. So ito yung tinatawag natin, fuel of the world. Nahabang sa mga hinaharap. Kaya nung in-interview si BBM, ano sinasabi niya? Ang mami ko ang may karanasan dyan dahil noong panahon ni President Marcos, mayroon ng deuterium. Okay. So asan ito mga magagamit? Ito ay magagamit ito sa mga sasakyan, trucks, jeep, planes, and etc. So another, can they please ito? Saan? Sa gasoline, LPG, LNG, gas, etc. Ito ay napakarami kagamitan na pwedeng pumalit sa ating ginagalawan ngayon. Kaya, another, can be used sa ating pagluluto, ilaw, heating and reactors, and electric power generation, especially yung sa Bataan Nuclear Power Plant. Mabubuksan yun. Darating. Na pag nabubuksan yan, bababa ang kuryente. Dahil yan ay programa pa yan ni Senior President Marcos Senior. Pero hindi natuloy dahil hindi pa panahon na ang Pilipinas aangat. So kailangan pa tayo dito muna. Bulilibad na muna tayo dahil kung sila pa makita pag ikaw umangat, tunggaling ka sa ibaba. Yun ang mga ginagalawan. Okay, ano ang mga katangian ng deuterium? Kaya kung makikita natin ang katangian ng deuterium ay walang color. Pangalawa, walang amoy. Ang pangatlo, walang lasa. At ang pang-apat ay walang
toxin. At ang panglima, walang pulyutan. Diba? Nakita nyo sa mga puso na sinisindihan? May naamoy ba sila? May nalalasahan ba? Wala. Kaya ngayon, puno na. Nandyan na. Kaya makikita natin, may tamang panahon ang pagkuha dyan. Kaya iyan ang nakatago sa Diyos na binigay para sa mga Pilipino na naniniwala. Pero one third lang. Kasi ang tao sa mundo, ayon sa nakasulat, tatlong bahagi. Ngunit ang maniniwala ay isang bahagi lamang. Kaya kayong mga coordinator, marami ang inyong masasalubong na hindi maniniwala. Kaya kung nakikita niyo yung purpose noon, may niniwala ba? Mamimigay ang gobyerno ng pira? Di ba? Anong sinasabi? Malaking utang natin. Tapos ang gobyerno mamigay ng pira? Di ba? Noong dumating, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, dumating na na magbibigay na ng pira ang gobyerno sa purpose. Ang hindi pa nagpapalista, yun pang unang nagagalit. Tama mali? Sila pa ang nagsabi palakasan kung ano ang kanilang ibabato sa mga tao na namamahala. Kaya nga sinasabi, pag gusto may paraan, pag ayaw, ay nasa inyo na yan. Dahil lang sa atin, hindi kami namimili. Dahil palang araw, makita naman tayo sa dulo. Di ba? Eh, nasa inyo na yan. Dahil ang Diyos, nakikita tayo kung anong ginagawa natin. Anong sinasabi sa banal na aklat? Ibinigay sa Diyos ng walang bayad at ipamahagi sa inyo ng walang bayad. Kaya kami, kahit saan kami nakakarating, pag may narinig kami na coordinator na nagpababayad kahit piso, ang munisipal ang unang magtanggay. Nagawa natin? Dahil yun ang virus doon sa lugar na yun. Piso lang yan, pero ayaw ng Diyos. Dahil ayon sa nakasulat, walang bayad. Kaya yun ang ating kailangan. Okay. Ano ang history nito? The history of how Duterio was proposed in the country. Sa panahon pala ito ni President Marcos. Kaya huwag kayong magkalala. Gagastusin sa mga reg. May pirang darating. Alam ko nandyan na eh, malapit na eh. 2022 na. Dahil ito na ang exact time kung kailan darating. Kaya kung makita natin, yan ang ating kailangan. Ang tamang panahon. Okay, ano ba nakasulat dito? Diba? Kung ayaw nyo maniwala, basahin mo ang kasaysayan ni President Marcos. Siguro may nababalitaan kayo. Mayroon wala? Mayroon. O, diba? Okay, anong nababalita doon? Noong panahon ni President Marcos, pa ang Pangulo sa Pilipinas, okay, ay nangarap siya na yumaman ang buong bansa. So, hindi sa kanyang sarili at hindi sa kanyang mga pamilya. Tama? Ang pangarap niya ang buong Pilipinas. Pero sila pa ang mabuti ginawang masama. Totoo hindi? At ang masama ginawang mabuti. Kaya kung makikita natin, kailangan natin ayusin ito. Dahil nakasulat, ano sinasabi pa? Okay. Nag-isip siya ng mabuting paraan at sumagi sa kanyang isipan na tinawag niya ang mga sintipiko dahil ipinahanap niya. Sa ilabay, pinahanap siya sa ilalim ng lupa at ilalim ng... Narinig ba yan ninyo noong unang panahon? Ha? Narinig. Ako nga, nag-aaral ako noon. Narinig ko eh. Bata pa ako, narinig ko na yung, di ba, may mga detektor kahit saan yung ililibing. Makikita ko, mahuhuli ko. Di ba, narinig niyo? Hindi. Narinig, pero pinaliwala natin dahil hindi pa tamang panahon. Kaya nga, marami si President Marcos, marami siyang nakuha na kayamanan sa lupa. Bakit? Pagustuhan ng Diyos ang kanyang paghanap. Dahil ang pangarap niya ang mga Pilipino. Kaya nga ano sinasabi ni Senior nga at Junior ngayon? Pangarap niyo, pangarap ko rin. Nakita niya, tinitingnan niya ang mga Pilipino kung ano ang ibibigay. Nandiyan na, ingat na lang tayo. Ang trabaho natin, sa field tayo gumalaw,
Yun ang ating gagawin. Okay. Ano pa? Dumating yung panahon na bumalik ng mga kanyang utusa ng mga sintipiko ni President Marcos Sr. para magbigay ng impormasyon ng kanyang ipinahahanap. So isa na dito ay si Cesar Escusa. Nabalita natin, di ba? Okay. Nakita niya ang deposito ng deuterium na nasa Philippine train sa Surigao. Narinig niyo hindi? O di ba? Sa Surigao. Oh, pang Surigao. Ito, di ba? May experience tayo dito. May saksi tayo dito. O di ba? Nangyari, nasa Surigao, ang deuterium, pinatuklas lang na may kayamanan ang Pilipinas, pero hindi pa ang tamang panahon. Dahil ang magbasa ng Biblia, napakahirap. May negative at may positive. Totoo? Magbasa ka ng negative, sasabihin doon, ang mundo magugunaw. Negative, positive? Negative. Tama? Dahil pag dumilim, baka ito na ang katapusan ng mundo. Malapit na nga doon. Diba? Negative yun. Pero basahin mo sa kabila, ang mundo mananatili magpakailanman. Negative, positive? Doon tayo sa positive. Tama? At nanong pa nakasulat doon, ang mundo ay hindi ko nagugunawin umuli. O diba? Ngayon, kung hinababasa natin ay negative lang, di puro ang isip natin, puro negative. Pero pag binasa natin ang positive, maintindihan natin kung ano ang layunin. Kagaya ng kurinti, hindi pwede na negative ang hanapin mo. Paano iilaw yan kung walang positive? Kung positive lang din makikita mo, paano iilaw yan kung walang negative? Kaya ang negative at positive, magkakasama. Tama? Hindi pa ko yung ma'am. Example na kayo dito. Babae, lalaki. Negative, positive? Dalawa. Atiin mo ang katawan ng tao. Ang kaliwa, negative. At ang kanan, positive. Tama? Atiin nyo mula ulo. Nahati. Tama? Ilong? Ngipin? Di ba? Pati, di ba? Hanggang pinakamasilan. Nahati, hindi. O di ba? Nahati. Yan ang paggalaw ng Diyos. Alam niya na kailangan ang dalawa magkakasama. Paano ka makakalipad kung walang pakpak? Mag-spiritual ka, wala kang kinakain. Anong gagawin mo? Di ba, matay ka rin. Di ba? Kaya nga ang kasama ay spiritual and material. Ngayon, ang material ay kaliwa. Ang kanan ay spiritual. Nagkasala si Mare, si Pare. Anong sasabihin? Nanganganan ba? Ano may sabi dyan? Mayroon man nagsasabi? Nanganganan? Di ba? Wala na sasabi. Bakit? Ang kanan ay spiritual. Diretso ang taan. Pero ang kaliwa, o di ba? Alam na natin. Kaya yun ang galaw ng mundo. Kaya kung alam natin ang pagbasa sa banal na aklat, masaya. Kaya ako pag na ako nagturo, especially nagturo ako ng masads, natutuwa ako eh. Dahil nung last week, nagmamatitiri ako doon sa DASMA, 40 ka mga estudyante ko, tuwan-tuwa ako kasi may alam sila eh. Pag sinabi kong basa, mayroon silang cellphone, may Biblia eh. Kaya lang, mayroong imprimatur at mayroong King James. Sabi ko, imprimatur yung Biblia mo. Hindi ko masyado maintindihan yan. Dito tayo sa King James. Kasi ang King James, yan ang original. So, sabi ko, mahirap intindihin mo yung imprimatur. Binago mo na yan eh. Ang binago mo, pinapabor mo lang yan kung anong grupo ka, pabor doon. Pero pag sa King James ka, walang pinipili para sa lahat. Kaya nga, mayroon sila nilalagay na marami Biblia. Yun pala, imprimatur lang pala yan. Pero kung mabasahin mo ang King James, yun lang ang Biblia noong unang panahon. Kaya yun ang kaganapan. O ngayon, sa Surigao, tama? Na parte ng Mindanao. Ito. Wala. Okay. Ito, parte ng Mindanao. Na mayroong haba nito na 868 miles ang haba. 52 miles ang lapad. At 3 miles ang lalim. O diba? Napakahaba ito. Di ba? At ito ay, ano, umiikot ito na deposito ay mayroong 85 million barrels kada araw. Perpetual. Walang katapusan yan. Nasa atin na yan, Pilipinas.
Kung ayaw niyong maniwala, lalamang pa kayo sa mga scientists. Lalamang pa kayo ng mga engineer. Kasi sinabi ni ma'am, totoo yan, mayroon doon sa Surigao. O di ba? Taga Surigao. Ay, wag naman tayo masasabi na hindi totoo. Taga Surigao siya, sila na rin sasabi. Tapos tayo, hindi tayo nakarating na Surigao. Sabihin natin hindi totoo. Di ba? Palakpakan natin si ma'am. I mean, talagang napapatunay na mayroon doon. O di ba? Sa bayan ng Socorro. Sa Surigao, sa isla. Nandun ang maraming mga kagamitan nilalagay. Di ba? Nidarating tayo doon. Okay. So kung makikita natin, sinuri ulit President Marcos ang balita na natuklasan kayamanan sa ilalim ng dagat na tinatawag na deuterium na matatagpuan at nalalaman niya na totoo ang impormasyon. At siya ay labis na tuwa at sinabi niya ni Cesar Escusa na siya ang gagastos ng proyekto. Sino ang gagastos? Marcos. Alam ba natin sino ang pinakamayaman ngayon sa buong mundo? Pilipino, Marcos. Sino ang pinakamatalino? Marcos. Ang pinakamayaman sa buong mundo ngayon, Marcos. Dahil tinanong niya ni Malhari, yung proponent sa Kingdom of God, tinanong niya ang Secretary General ng World Bank, sabihin mo kung sino may-ari ng pira sa World Bank. Ang sagot, Pilipino. Alam na. Pag sinabing Pilipino, alam na kung sino ang may ari. Dahil yun lang ang tanong, sino ang may-ari? Di ba? Ngayon, bakit tayo pinapautang kung sino presidente? Bakit pinapautang tayo? Kung magkano utangin, utang. Ikaw ba, pautangin ka ba ng tindahan pag malaki ng utang mo? Di ba? Hindi. Pero bakit tayo pinapautang ng pinapautang? Dahil mayroong pambayad. Ganyan lang. Di ba? Kaya makikita natin ang kaganapan sa ating bansang Pilipinas. Okay. So nakikita natin, siya ang gagastos. Ngunit din niya alam na dumating ang sukat ng panahon ng kanyang panungkulan bilang Pangulo at siya ay pinatarsik sa bansa noong 1986. Ito na nga. Bakit? Ayon sa Ezekiel, 20 years lang si Marcos. Hindi siya pwede maging 21 years, hindi rin siya pwede maging 19 years, dahil ang nakahula doon sa banal na aklat, 20 years lang siya. Kailan siya naging presidente sa Pilipinas? 1965, December 30. Idagdag mo ang 20 years. Nag-re-elect siya 1969. Tama? Idagdag mo ang 20 years from 1965. That is 1985, December 30. Kaya noong 1986, walang gustong lumaban ni President Marcos. Tama, mali. Kaya anong ginawa niya? Nagpatawag siya ng snap election. Alamin niyo yan. Di ba? Sa snap election na naglaban ang dalawa, babae at lalaki, sino ang nanalo? Siya pa rin ang nanalo. Dalawa silang nanalo sa snap election. Bakit? Si Curry na nanalo sa non-prel. Na non-prel para sa mga mayaman. At ang kumilik, nanalo si President Marcos. Pero sa dalawang ahensya, saan ang pinakamataas? Kumilik non-prel. Kumilik. Kaya nga tinatawag na kumilik. Kami ang magkukuman kung sino ang mailik. Commission on election, dahil pagdating na election, pag malalim ang bulsa, alam mo yun, mayroong komisyon. Kaya nga pinaka-urap na ahensya ngayon, komisyoner. Bakit? Pag may komisyoner ka, wala pa, hindi pa nakarating doon, may komisyon. Magkano ng komisyon? Kaya iyan ang panunungkulan. Kaya kung makikita natin, wala. Nag-eleksyon, nag-snap eleksyon noong February 2 at natapos noong February 22. Pagka 22, naiproklama na si President Marcos ang presidente. Kaya ang nakalabas ay Marcos pa rin. Pero ang sabi ng Diyos, hindi na ikaw pwede dahil lalagpas na ikaw. Kaya anong ginagawa? Nagkaroon ng people's power. It's not a people's power, that is a God's power. Bakit? Lahat na ba nang pumupunta sa EDSA, hindi ba nagdasal? Nagdasal. Nagdasal. Tinatawag ang Diyos. Tama, mali. Eh bakit doon na nanalo na sila?
Di ba? Ay pababa ng Panginoon. Bakit tinatawag nila ng people's power? Eh mali yun. That is a God's power. Dahil kung wala ang Panginoon doon, kaya bumbahin yun. Nandun pa ang right hand. Sino? Pabianbir. Ayun ang pinakakatiwala niya. Di ba? Pagustuhan ng Diyos, bakit humiwalay si Ramos at saka si Pinrili? Dahil ayaw niya madanasan ang mga Pilipino ng dugo sa ating bansa ng Pilipinas. Yan ang mangyari. Kaya alam natin ang kasaysayan para maintindihan natin kung ano ang galaw ng mga Pilipino. Tara, mali. Kaya yun ang kailangan natin. Okay, ano pa? Nanghinayang si Sir Escusa dahil hindi natuloy ang kanilang plano. Sangad na ipapatuloy niya ang nasabi proyekto, ibinintan niya ang kanyang mga rarian, pamasahe, papunta sa ibang bansa para ang gagastos, maghanap ng mga investor. Okay? Kaya nakarating siya ng ibang bansa, especially sa Amerika. And then, di nagtagal ay nakakita si Sir Escusa ng Amerikanong investor na yan ang tinatawag na OPIC, Overseas Private Investment Corporation, noong 1987 sa panahon ni President Corazon Aquino. Nagtungo dito ang mga Amerikanong investor financial at nagsurvey sa Surigao at nakita nila na totoong mayroong deuterium. Isipin nyo, mga Amerikano na nga yan. Tapos tayo, hindi tayo maniniwala. Tama? Mga scientist yan, mga engineering, mga kung ano man yan. Nakita nila na mayroong deuterium. Di ba? Sa ilalim ng dagat sa Surigao. Kaya agad itong kinausap ni Sir Escusa ang gobyerno ni President Corazon Aquino tungkol sa gagastusin ng mga Amerikano at sa pagsipsip ng deuterium. Sadya silang naman yan. Ikaw naman eh. Nagsadya silang naman. Magagalit agad. Nakikita kasi Surigao dito, di ba? Oh, tama naman yan. Relax na. Kasi nakikita kasi nandoon. Pero hindi natin alam kung saan pala ang tamang may connection dito. Relax. Ayun talaga. Okay. Nagkaroon sila ng kasunduan, agreement. 40% sa government at 40% sa investor or financier at 20% sa mga nagtatrabaho maintenance. Kaya ito ay nagkasunduan noong 1987. Okay. Nang matapos na kasunduan, bumalik ang mga Amerikano. Bumalik sa kanilang bansa. Ito na yun. Di ba? Inihanda na ang kagamitan. Pagkaraan ng ilang buwan, bumalik sila. Dala na ang mga kagamitan ng mga engineer na mag-asikaso at mamamahala sa nasabing proyekto at nagsimula na silang mag-istala ng mga malaking tubo. Totoo, hindi. May tubo doon, wala. O, di ba? Tagaroon yan eh. Kung ayaw mo maniwala, punta, sabihin mo, punta kayo doon. Sabihin mo. O, di ba? Marami. Bakit? Nandoon eh. Ayon sa nakasulat, ayon sa history. Di ba? Nasa Surigao. Kaya hindi naman natin malalis dyan talagang doon. Pero alam kung saan ang connection dahil spiritual ito na trabaho. Kung sa material nandoon. Kaya nga, kung makikita natin ang hinayang ito, okay? Ito. Ngunit, dahil sa lagas na lakas ng agos, ay nasira at natangay ang mga gamit. Kaya sinabi ng mga engineer o kanilang amo o financier na di makakayanan ang kagamitan ng lakas ng agos ng tubig, kaya dapat ay submarino ang pagsisip ng deuterium sa lalim ng dagat. O diba? E yung mga tubo, nasayang tubo nila na nilalagdag. Bakit? Ang lakas ng pressure, that is 14,000 PSI. Samantalang ang bakal nga ang tubo ngayon na naimbinto noon, that is 4 to 5,000 PSI lang. Tama, engineer? Yes. O, di ba? May engineer tayo. Eh, huwag yung maniwala. Naman pa kayo sa engineer. O, di ba? Kaya, nasayang. Kasi, ang ginulog nila ng mga tubo, parang lata na natupi. Kaya hindi nila inubos kasi sayang kung maubos. Kaya mayroon doon sa Socorro, island ng Socorro, may makikita kayong mga tubo doon, mga malalaking tubo na yun ang ginagamit ng from America. Yan ang mga Amerikano ang financier. Kaya kung makikita natin, okay. Sa ganitong kadahilanan ay muli nagipag-usap si Sir Escusa sa foreign investor o financier sa gobyerno na baguhin ang kontrata dahil napakamahal ang sobrang submarino at ang gagastusin nito ay hatian. Binago.
30% lang sa Pilipinas at 50% naman sa investor or financier. At 20% pa rin ang maintenance. Kaya hindi pumayag ang ating gobyerno dahil hindi yan ang dapat na masunod. Dahil pangalawa, wala pa ang tamang panahon. Kaya nga sabi sa inyo, kung ikaw ay tadhana ka na para ka dyan, kahit pa anong mangyari, walang mangyari sa iyo. Dahil yun ang kailangan natin. Okay? So ano nangyari? Lubos na nawala ng pag-asa si Sir Escusa at itinakwil na siya ng kanyang pamilya. So nawala siya ng pag-asa. Dahil sinabi niya nung una si President Marcos, natutuwa siya. Pero hindi pa. Pinapakita lang na siya ang gagastos. Kaya ngayon, sino ang gagastos? Mayroon na. Huwag na kayo mag-alala sa gagastos. Ang problemahin natin, yung sapil, yung mga beneficiary, yun ang problemahin natin. Parang marami tayong matutulungan. Dahil pag na-cut off na yan, pag wala, swerte tayo. Bakit? Napag-usapan namin sa central office, magkakaroon ng extension ng 1 year dahil sa pandemic. Dahil sana matapos na yung 14. Dahil from 2017, 5 years plan. Ayon sa master list nyo, nakita nyo? So, matapos sana yun this coming 14. Kaya nga nagpapatawag ako ng yung sama-sama para may papaliwanag, pero napakasunduan sa meeting namin sa central office, na-extend natin dahil 2 years ang pandemic na hindi pwedeng gumalaw ang mga tao. Nagawa natin? Kaya ngayon, bago lang kaming umiikot sa buong Calabarzon. Kaya kung makikita natin kung saan kami pumupunta, ang in-orient namin ay mga coordinator. Hindi na yung mga beneficiary. Dahil ang mga coordinator, kayo na ang magpapaliwanag sa kanila. Tama? Ipapaliwanag ninyo, huwag kayong magdagdag at huwag yung bawasan. Kung ano ang pinapaliwanag, iyon ang inyong pakinggan. Dahil ang sabi ng banal na aklat, ang magdagdag, paga, alam na ninyo yun. At ang magbawas, paga, nakasulat yun eh. Kaya sila pa, ituwid natin ang salita ng Diyos. Dahil maraming nagkamali sa maling akala. Paingatan natin ang salita ng Diyos. Dahil siya ay makapangyarihan. Okay. So saan ba ito nang galing? Ang deuterium. Bakit nandito sa Pilipinas? Di ba yung iniisip natin? Di ba? So saan ba ito nang galing ang flow ng deuterium? So ito ay nang galing sa what? Puerto Rico. Sa Central America. What is the meaning of Puerto Rico? Sino may nakakalam dito? Pintuan. Ha? Latin words to it. Okay, next. Pintuan. And then? Okay. Pintuan ng kayamanan. Binuksan. Yes, kayamanan. Binuksan ng kayamanan sa Central America. At saan ito natatapos? So, tingnan natin. Dumaan ng Panama. Di ba? Dumaan ng Mexico, dumaan ang United States, di ba? Dumaan ang Canada, dumaan ang Alaska, dumaan ang Russia, dumaan ang Japan, dumaan ang Mariana Trench, and ngayon ay nasa Philippines. Kaya maswerte tayo mga Pilipino. Wala ba tayong kamay dyan? Tayo maswerte. Di ba? Nagtataka tayo. Tayo pala ang nagsagap, di ba? Binuksan sa Amerika, sa Puerto Rico, di ba, sir? Ang ganda ng lalagyan, sa Sarigao. Oh. Kasi kapag kayo sa kantang west side ng Pilipinas, nagkano tayo sa Chinese. Oo, oh, tama. Ano sa dagat, sa ano tumahan. Wala pwedeng, tinagod. Di ba? Si Enzoterium, that is God mystery. Ang Diyos, hindi mo pwede. Pag ibibigay ng Diyos yan para sa mga Pilipino, hindi po pwede nakawin dahil maraming gustong magnakaw. Di ba? Eh kung dito yan sa kabila dumaan, o di ba? China, Malaysia, Indonesia, di ba? Mga kabahagi natin, pero dito dumaan. May mag-claim ba na sa kanila yan? Wala. Kaya dyan natin masasabi na ang Diyos pala ay nandyan, nagabay sa atin. Huwag natin isipin kung ano man ang dapat nating iniisip. Okay. Ito yung map, na totoong map, kung makikita natin. Okay? So ito yung Central America.
Dumaan ito dito eh. Ito yung plano pag dumating ang araw, bubutasin ito eh. Dapat bubutasin ito kasi pag dumaan dito sa South America, sa Brazil, Panama, Paraguay, hanggang dito, Chile. Ang haba yan eh. Butas na yan, sir. Ha? O ito na nga, kasi maliit lang ito eh. May mga kanal, di ba? Pag minubutas mo ito, pag galing ka ng Europe, lusot ka na dito. Di ba? Hindi tayo ikot. Eh baka makadaan ka pa doon sa delikado. Yung tinatawag nilang Somalia. O di ba? Eh pag dumaan na dito, hindi na makadaan na Somalia. Kasi diretso na o. Di ba? True yan ang mangyari. Kaya ito ang mundo. Okay. Ito. Si Isaac ay may binigyan siyang blessing. Kaya ang tanong natin, sino? So, dalawang anak niya. Ang panganay ay si Esau. Ang anak ni Isaac, na ang anak na asawa ni Isaac, na si Rebecca, ay si Esau at saka si Jacob. Di ba? Kasi inisis yan. Mabasa niya sa inisis yan. Alam ko, pag nagbabasa kayo, matutuwa ako eh. Kasi ako, pag na may nagbasa, matutuwa ako eh. Bakit? Marami na pala tayong nagbabasa. Di ba? Sa akin, hindi ako, pagka may nagbabasa, natutuwa ako, sabi ko, pareho pala tayo. So, isa lang layunin natin ang pagtulong. Di ba? Pero pagka may nagbasa, may nakatayo, tapos may nakakala, magagalit. Sabi ko, sarili lang inintindi doon. Ayaw niya na marami nakaalam. Okay. So, kung makikita natin si Rebecca, ang asawa ni Isaac, ay nanganak ng dalawa, si Jacob at saka si Esau. Na ang Jacob pala ay siyang Israel, kung basahin natin sa Banal na Aklat. Ayon sa Genesis. Genesis 35:8. At ang Esau naman, ang Edom, ay Esau ay siyang Edom, ayon sa 36:10 naman, kung basahin natin. Nandiyan lang yan. Okay? Na ang Israel siyang Pilipinas. At ang Edom ay siyang Amerika. Maniwala kayo sa hindi. Ang Amerika at ang Pilipinas magkakatid. Kambal yan kung babasahin mo sa nakasulat. O diba? Kailan natuklasan ng Pilipinas? 1521. Kailan natuklasan ng Amerika? 1492. O, magugulat kayo. Kambal. Iba ang araw ng tao at iba ang taon ng Diyos. Kasi one day of God is equal to 1,000 years of man. Ayon sa Hebrew. E, kwintahin mo. Pag nakwinta mo yan, alam mo na sila pala ay kambal. Wala nga yan. That is, nasa mga 30 plus minute lang yun. Pag kinikwinta mo to. Kasi may nakasulat dyan isang oras. Meron din nakasulat na katahimikan sa langit na may klating oras. Eh, ngayon hindi ka marunong magkwinta doon, paano mo makikita kung saan nakiganap yun? Ay, ang Banal na Aklat, matalinghaga. Bakit apat na klaseng libro? Ano una? Mathematics. Pangalawa, science. Pangatlo, history. At ang pangapat, prophecy. Kaya nung sabi, ba? History noon, kasaysayan, ngayon. Bakit? Nangyari na. Especially sa ating bansang Pilipinas. Dahil more nagaganap sa ating bansang Pilipinas. Bakit? Ang Pilipinas, ito ang bagong Israel. Maniwala kayo sa hindi. Darating ang araw yan. Magugulat na kayo. Totoo pala. Kung ayaw mo maniwala, walang problema. Basta ang sa amin, masasabi lang namin sa inyo, at least nakakaalam kayo. Di ba? Yun ang pananaw natin. So, ibigay ang blessing sa Pilipinas na nandito ang Duterte. Diba? Kaya pinapakita kanina, doon sa Pilipinas, sa Surigao, parte ng Mindanao. Kaya ang Pilipinas nahati ng tatlong bahagi. Luzon, Visayas, at Mindanao. Kasi mayroong nakasulat yan sa Mateo. Ibinahagi sa tatlong takal na harina. Anong bansa ngayon ang nahati sa tatlong takal? Hindi man harina na material na makikita mo na harina. Talinghaga yan. Tatlong takal na harina. Sino ang nag-produce dyan na naghati? Si Marcos. Di ba? Kaya kung makikita natin, may kaganapan ang Pilipinas. Okay. Sino-sino ang itinakda ng Diyos na makakuha ng deuterium sa lalim ng dagat? Ito ang tanong natin. Kaya kung makikita natin ang lumang Israel,
mayroong 20 president o mga hari sa lumang Israel. So kung ang luma, may bago. Hindi mo masabing bago kung hindi mo alam ang luma. Dahil ano yun sa nakasulat sa Ecclesiastes, yaong nangyari ay siyang mangyayari at yaong nagawa ay siyang magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng ayaw pa niyo maniniwala, basahin niyo rin sa kabila. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyari ay mangyari din. Ngunit hinahanap ng Diyos ang nakaraan. Paano mo masasabi na bago kung hindi mo alam ang nakaraan? Tama, mali? Ganyan ang pagpapaliwanag para maintindihan natin kung ano ang pakay ng Diyos. At maliwanagan tayo sa ating mga hindi natin naintindihan. Kaya kung makita natin ang Pilipinas, kung mayroong 20 ka mga hari ang Israel, ang Pilipinas, mayroong din 20 ka mga presidente. Na ang 20 hinati sa dalawa. 10 ang nauna. At ang kasunod sa 10, isang babae. Dahil noong unang panahon, 10 mga hari at ang 11 babae. Ayon sa nakasulat. Sino-sino? Ang 10. Samuel, Saul, David, Solomon, Roboam, Abian, Asa, Usapat, Huram, Usias, at si Atalia. Basahin niyo sa Diyos mga hari. Si Atalia naghari ng 6 na taon. Di ba? Sa lumang Israel. Naghari ng 6 na taon. Eh, ang 10 presidente sa Pilipinas, may 10 presidente ba tayo? Wala. Ha? Sobra. Pero ang hinahanap natin, 10 lang. Kasi yan ang nakasulat. Huwag naman natin nagdagan kasi 10 pa lang nakasulat yan. Eh. Doon muna tayo. Sabihin mo na lagpas na. Eh, totoo yan, lagpas na tayo. Pero yung 10, sa iba naman talata, basahin natin iba para hindi magparambo-rambo tayo. Kasi pag sinabing 12, 15, 20, eh, pag hindi mo nabasa yun, malilito ka. Ang binanggit ay 10 dahil ang kasunod ay isang babae. Ngayon, kung Pilipinas, ito ang bagong Israel, nangyari ba ang nangyari sa luma? Nangyari, hindi? Okay. Sino ang unang presidente? Aguinaldo. Diba? 1898, John Twill. Captured siya 1901. March 23. Surrender siya April 1st, 1901. Kaya ang term niya, 2 years, 9 months, and 19 days. Napagka-presidente. Sino yung pangalawa? Okay, si Quezon. Very good. Mayroon pala ditong nakakaalam. Kasi malapit tayo sa Quezon. Ang kasunod na bayan. Di ba? Pag dito ka banda. Quezon na siguro, di ba? Malapit na to sa San Antonio, di ba? Kasi ang San Antonio, piso na. Dito naman tas kabila. Hindi pa kung bunga pa lang. Ah, bunga. Kasi pag dito ka Santo Tomas, ang kasunod San Tomas, maglaguna pa. O, di ba? Kasi dati San Pedro, Luminos. So, Laguna yan. O, di ba? Pag dito ka banda, malapit ang Quezon kasi San Antonio, Quezon na yan eh. Di ba? Okay. Si Quezon noong 1935, November 15. Naging presidente si Quezon. Na ang term niya ay gusto siya na 6 years without re-election. Pero noong nanunungkulan na siya, binago niya ang term. Ginawang 4 years without with re-election. Siya din ang nagbago dahil mayroong nakasulat dyan na kailangan niya. Di ba? Sino ang kasunod ni Quezon? Pangatlo. Malayo. Di pa. Rojas. Taka dito tayo, di ba? Si Laurel po. Taka dito tayo. Oo, oh, taga rito eh. Taga Tanawan, Batangas. Si UCP? Laurel. Baka umihi, sir. Umihi. Tama yun. Si Laurel, taga Tanawan, Batangas. Ah, sabi ko, kailangan. Dahil so, si Laurel, taga rito. Tinuro siya ng mga dayuhan na magiging presidente, appointment, that is, tinatawag na puppet government.
Okay, pang-apat. Sminya. Sminya, very good. 1944. October 25. Dahil umuwi sa Sminya sa Pilipinas, October 20. Kasama niya si Aisal. Return. Diba? Pagdating ng 25, iproklama siya ng presidente sa Pilipinas. Ano yung story? Para makita natin na ito palang nangyari sa ating bansang Pilipinas. Di ba, sir? Di ba? Saka yung absent. Umihin ka siguro doon. Okay, bilisan natin. Sino kasunod ni Usminya? No. Di pa? Di pa? Di pa? Letter R. Ruhas. Ruhas. 1946. So, bilisan lang natin. Pang-anim. Quirino. Sino ang kasunod? Magsaysay. Magsaysay. Tama. Magapagalin. Marcos. Pag-ilan si Marcos? Senior? Pansampu. Ang natuklasan niya yung deuterium ay hindi pa kailangan, pinapakita lang na may darating na deuterium sa Pilipinas. Pero hindi pa makukuha. Bakit? Hindi pa sa kanyang panunungkulan. Dahil hindi yan ang tamang panahon. Right time. Na ang kasunod niya, lalaki, babae? Babae. Ayon sa lumang Israel, si Atalia. Ngayon, pagdating ni Cory Aquino, binago ang konstitusyon. Tama, sir? Ang 6 years ginawang, o ang 4 years ginawang? 6 years. 6 years without re-election. Dali na nangyari noon. Eh, huwag kayong magagalit sa mga, sila pa, sa amin. Ah, nako, naganap na yan. Natutuwa kami. Bakit? Sinabi ni Malahari, 1980s pa lang, sinabi niya, si Marcos aalis yan sa Malacanang 1986. Kasi pinumpiot na eh. Nasa pitching yan, nasa paliwanag yan. Matagal na kasaysayan yan. Kaya nangarap ang asawa niya, si Benigno Aquino Sr., the auditor. Abisika nata yan, di ba? Deterred. Hindi, deterred natin. Ah, deterred? Kasi, di ba? Nangarap siya maging presidente. Gusto siyang lumaban, pero hindi nalaki. Kasi kung hindi namatay si Benigno, siya ang maging presidente. Magkamali ang nakasulat. Magkamali ang Pilipinas dahil lang. Kaya nga, pinatay. Utos ng Diyos. Bakit utos ng Diyos? Nalutas, hindi. Di ba? Hindi nalutas. Dalawa ang nanunungkulan. Asawa at anak. Nalutas? Hindi. Bakit Diyos ang may pagagawan? Dahil ang pumatay. Yes, kakilala na ang pumatay. Eh. Kamag-anak lang. Kawawa yung mga pulis doon. Pumatay lang sila ng isang pulis na si Dalman, Rolando Dalman. Parang doon ibibintang ang lahat ng kasinungalingan. O, di ba? Maawa naman kayo. Tagarito pala. Tagmalbar, di ba? Pinaalis mo yung mga ano niya, pamilya niya. Oh. Tapos malbar din mo yung isang sundalo. Kaya nga, pinakulong. Siya yung naatasan, pero hindi niya alam na iyon ang mangyari. Wala siyang alam sa plano. Dahil ang pagbaril galing sa taas. Dahil may kasakay, estudyante ko, may kasakay doon, kasabay. Kaya nung ipapaliwanag ko sa mga estudyante ko, ang sabi niya, sir, paano nalalaman, sir, na ang pumatay ay hindi yung sa baba? Sabi po, yan ang utos ng aming proponent na si Malnari, Pilimunong Preference, na ang pumatay ay plano ng Diyos. Dahil pag namatay yung sa ibang bansa, hindi tatawagin siyang bayani. Hero. Kaya gusto silang umuwi at sila ang papatay para makikilala, masira. Kaya nga ang gawa ni President Marcos Sr. noon na napakabuti, tinakpan ng, alam na ninyo, pero ngayon, sumisingaw na. Tama, mali. Sumisingaw na. Yes. Kaya tayo, wala tayong politika dito, kundi pinaliwanag natin ang nakasulat sa banal na aklat. Dahil ito na ang kailangan natin. Bakit? Tapos na ang 10 na presidente. Na ang 10 presidente ay 40 years. E tag-apat na taon. Ang 10 na naman na darating ay 6 na taon. Kaya kung itutal natin
40 plus 60, 100 years. Kaya yan ang sinabi ng ating ama Dr. Rosa Rizal. Dentro this year, anos, malaya ang bansang Pilipinas. Makalipas ang 100 years. Ang Pilipinas, pagdating ng 100 years, mayaman na mayaman. Kasama na tayo. Makaabot? Nandiyan na, magsisimula na. Yes, huwag na natin sasabihin makaabot. Kaya nga eh, kailangan alamin natin kung ano ang dapat natin gagawin dahil ang toxin sa ating katawan nasa loob at nasa labas ng ating katawan. Kumakain tayo, may toxin. Tama? Pag sa labas naman tayo, yung salita natin, toxin din. Alam na ninyo yan. O diba? Kaya sa atin, dalawang toxin. Nasa loob at nasa... Tama, mali. Kayo, diba? Ang pindihan na natin. Okay. So ito na yung nakasunod. Para po lang naman 10 birhen. So kung kanina yung 10 ay mabasa natin sa Apokalipsis 13:1, ito naman ngayon ay mababasa naman sa Mateo. Mateo 25 verse 1 and 4. Kung kanina Apokalipsis, ngayon naman, makay makaiba. Pag sinabi yung nakasulat, basahin natin kung ano lang hanggang kung ano nakasulat. Di kay dagdagan natin na wala doon. Eh mali yun. Kung ano yung nandoon, yun lang ating papaliwanag. Di ba? Kaya yun ang kaganapan. Okay. Ito na. Sawan. Kung magkagayon ay makatulad ang kariyan ng 10 dalaga na kinuha ang kanyang mga ilawan at nagsilabis upang salubungin ang kasintahang lalaki. Okay. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay mata. Isipin mo, ang 10 hinati sa 2. 5 ang mangmang at 5 ang mata. Hindi natin pwedeng labanan ang nakasulat, di ba? Yan nakasulat yan eh. Kaya tinatawag na prophecy. Tama? Yan nakasulat na. Na 5 pala ang matatalino at 5 ang mangmang. Saan na, Skyra? Kung ikaw ay gusto malalaman ng balita, ano unahin? Yung masama o yung mabuti? Di ba? Unahin mo yung masama bago ang mabuti. Di ba? Hindi naman pwede unahin mo ang mabuti. Padating yun, hindi mo nakayanan ng masama. Di ba na sabihin, ah, kaya ko to, masama naman to, meron naman mabuti darating. Tama? Kaya unahin ang masama bago ang mabuti. Kaya dito, 5 ang mangmang at 5 ang mata talino. Okay, ano pa? Sapagkat nadalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Anong tawag doon? Magdala ka ng ilaw, walang langis yung laman. Paano ilaw yun sa gabi? Di ba? Hindi, ibis na may pang-ilaw ka, wala, hindi mo masindihan dahil walang langis. Okay, ano naman nakasunod? Na, katapwat, ang matatalino ay nanagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ang kanilang ilawan. Isipin mo, may langis na nga, mayroon pang dala, reserva. Di matatalino. Tama, mali. Yan ang nakasulat. Kaya kung titignan natin sa gagalaw, ano ba itong kaganapan? Eh pagkatapos ni President Corazon Aquino, lalabas ang 5 mangmang na presidente na walang langis, hindi sila makakuha ng langis o deuterium. Dahil nandoon na nakasulat na ni President Marcos Sr. na mayroong deuterium, pero hindi yung mga presidente na yon. Dahil yung presidente na kasunod, sila pa, imbis na umangat tayo sa panahon ni Marcos. Ang Pilipinas, kilala eh. Tama? Sa Asia, kilala tayo. Tama, sir? Pero noong nawala si Marcos, bumalik tayo sa baba. Nung hindi na siya nanulo, pangulo, ano nangyari? Nasa baba. Dahil ang may-ari, mga tayong gobyerno, binibinta ang Petron. Di ba? Ang dami. Alam na ninyo kung sino yun. May-ari tayong mga gobyerno, imbis na mababa ang mga bilihin, presyo, whatever. Pero nangyari, pataas ng? Pataas. Dahil nakasulat sila yung mga mangmang. Ngayon yung magpapahamak. Dahil tayo ay kailangan magsimula sa baba bago tayo umangat. Sabay-sabay tayo umangat. Ayun ang dapat.
Okay, sino-sino ba ito, mga kapatid? Kung nakikita natin pagkatapos ni President Corazon Aquino, dahil si Corazon Aquino, siya yung namamagitan sa sampu. Hindi naman sa presidente, that is, siya ay revolutionary na pagka-presidente. Hindi siya nanalo. Diba? So, namamagitan lang siya para malalaman ang sampu at malalaman ang another sampu. Ganyan ang pag-aral sa nakasulat. Ngayon, ang sinabi namang sampu darating, natin pa sa dalawa. Lima. Lima tag anim na taon. O, diba? Sino-sino to? Number one. Ramos. Diba? Sino pangalawa? Sino kasunod ni Ramos? No 1998? Estrada. Estrada. Sino kasunod ni Estrada? Arroyo. O, diba? Si Estrada, kung sabi niya, walang kaibigan. Kaya nung napahamak siya, wala nga kaibigan. Dahil kaibigan ni mismo niya si Chavez, nasabit na siya. Diba? Kung makikita natin, bakit? Sa mismo, corruption. Bakit? Naglalaro. Kung saan naglalaro, ng kasino, at pibira, diba? Ibawal yun eh. Pira ng sambayanan yan, gagastusin mo lang, kahit sabihin mo hindi, ganito, ganito, no. Dahil ikaw ang nasa ulo, ikaw ang pinitignan na nasa baba. Sino ang kasunod? Arroyo. Sino ang kasunod? Aquino uli. And then, sino? Si President? Kaya nga kung makikita natin ang lima at six years, ilang taon yan? 30. Tama? Kaya do. 30. Ano ba meaning na do? Dalawang 30. Dalawa ka 30 yan. Kung makikita mo umiling yan. Walang presidente na nag-number ng mayroong numero. So do 30 lang. Bakit? Dalawa. Dahil mayroong dalawa na walang langis at mayroong isa na may langis. Do 30. Walang presidente na mayroong nambira. Siya na. Para makikita na siya ang katapusan sa walang langis. Na unti-unti niyang tinatanggal ng corruption. 50% natanggal ng corruption. Tama, mali? Masaya tayo pag naglalakad sa gabi. Sa ngayon. Di ba? Nung hindi pa si Presidente Duterte ang presidente, natakot tayo maglalakad sa gabi. Tama, mali? Di ba? Nakakatakot maglakad sa gabi. Pero ngayon, matiwasay. Kahit pamaraling araw, kung tinan ng mga tao sa kalsada. Dati, ang dami nagtatambay. Hindi mo alam kung anong ginagawa. O, di ba? Kaya sa atin, yan ang kagustuhan ng Diyos. Wala, hindi siya nag-iisip yan. Binigyan siya ng isip ng Diyos. Nagawin mo ito, do. 30, dalawang 30, para malalaman mo na ang kasunulo. Diba unang sunan ni Duterte? Ano sinasabi niya? Hindi sa pamamagitan ko mangyari ang gusto niyo mangyari. Kung hindi kasunod ko. Narinig ba niyo yun? Diba? Kasunod ko. Hindi sa kanya, especially ang federalismo. Bakit? Yung galing sa baba, paakyat ng paakyat yung federalismo. Kaya sino ngayon ang may utos ngayon? Sino ang binigyan ng kakayahan na magpapaliwanag about sa federalismo? Walang iba, si Robin Padilla. Dahil nung pumunta siya sa parke, nagpapaliwanag siya, ang ganda pala ng parke. Napakaganda pala na tahanan ni Dr. Jose Rizal nung nag-rally doon sa Dapitan. Sabi ko, kung si Robin ay number 12, 11, 12 sa sorbe, sabi ko, 1, 2, 3 na magiging presidente. Maging 1, 2, 3 siya sa Senado. Kaya noong eleksyon, pangilan si Robin? Number 1. Bakit? Spirit. Galing Dapitan dahil ang right place, Dapitan City. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Right place ang Dapitan City. Dahil presidente si Marcos sa Pilipinas, pero hindi ang Ilocos Norte, hindi ang Bigan, di ba? Hindi ang sarap kung saan siya nang galing. Hindi yan ang ginawa niyang pinirmahan niya na magiging Shrine City. Kung hindi ang Dapitan City. Ginawang Shrine City. Ano ba yung tinawag ng Shrine City? Banal. Diba? Banal na city. Siyudad.
Bakit hindi sa Ilocos? Bakit doon sa pumirma? Di ba? Dahil inutusan siya na itong dapitan dahil doon din pinapapunta. Bakit si Dr. Rizal, taga Laguna, taga Calamba? Bakit doon siya in-exile? Sa Mindanao. Di ba? Noong in-exile siya, Mindanao is the land of promise, pangako ng Diyos. Doon pala sa Mindanao. Kaya ang Spirit doon makikita kung ano